Hello, magandang araw mga kanayon. I-share ko sa inyo kung paano gumawa ng auto-load combination sa ating estad. Buksan natin yung NSAP. Ito na yung NSAP basic load combinations. Load combination using strength design or load and resistance factor design, LRFD. Ito yung ginagamit natin sa pag-design ng beams, columns. So paano natin to siya i-input para magkaroon tayo ng kagaya nito? Gagawa tayo ng ganito doon. Actually, ito na yung ginawa ko eh. Pero saan nanggagaling ito? Paano ko ito dinarive? So, dito tayo magbabase ito sa ano pa yun, mga ano yung T. Sa equation number 2 mayroong 1.2 times open parenthesis D plus F plus T. Ano yung T dito? Yung T dito is self-straining force and effects arising from contraction or expansion resulting from temperature. So, ito yung due to temperature. So, assume natin dito, wala na yan. So, dito, gumawa ako dito. So, ito yung number 1. Instead, 1.2 times D na lang. D, ang D dito is dead load. So, tinanggal ko na yung F. So, 1.4 D na lang. So, ngayon sa number 2, 1.2 times D plus F plus T. So, itong F and T, wala na rin to kasi kung ang structure mo ay nandoon naman sa safe na lugar, wala namang ano doon. Hindi naman wala, ang fluid, hindi involved ang fluid doon. So sure, wala tong F and T. So 1.2 D na lang yan. Tapos itong pangalawang statement, 1.6 times open parenthesis live load plus ano yung H, makikita mo dito yung H. Load due to lateral pressure. Wala naman tayong dito sa ginawa kong yung idadasa, wala tong sa soil. So 1.6 ano na lang yan. 1.2 D plus 1.6 live load plus 0.5 times open parenthesis itong LR. Ano yan? LR is rope live load. So mayroon tayong rope live load since yun to story with rope deck. So i-consider natin yan plus 0.5 rope live load. Next, sa number 3 tayo, equation number 3. So halos pareho lang sa taas, na bali-baliktad lang. 1.2 D plus 1.6 rope live load yan, i-consider natin yan plus 0.5 itong F1. Yung F1, ano itong F1? Ito yun. F1 is equal to 1. Consider mo siya as 1 for floors and places of public assembly. Kung ang ginagawa mong structure ay like for example sa mga yung nasa, kung maraming tao, mga public assembly or yung mga gymnasium, mga or sa basta kung saan ito ay ginagamit ng mga maraming tao, maraming nagpupunta, maraming mga sasakyan, like sa ano, sa SM, ganyan, ng mga klaseng ano, hospital. 1 ang ilalagay mo dito. Ngayon, sabi niya, for other live loads, like for example, yung sa atin, ano lang yan, residential, 0.5 lang ilalagay. So, kaya point, itong F1 dito, 0.5 yan. So, ang resulta, 1.2 D plus 1.6 rope live load plus 0.5 live load. So ito yon. Number 3. Sa number 4 naman, so sa number 4 tayo, 1.2 D plus, since nag-consider tayo ng wind load. So sama natin yon dito. 1.2 D plus
W plus 0.5 live load ulit plus 0.5 roof live load. So ito yon, 1.2D plus yon, 1W plus 0.5 live load plus 0.5 roof live load. So sa number 5 dito, itong number 5 pareho lang ito siya dito sa meron kasing ano dito eh, special seismic load combination. Isama natin itong dalawa dito sa mga equation na to. So kung mapapansin mo yung EM, may definition tayo sa EM dyan. So isama natin siya dito, kaya makikita mo dito meron akong 1.2D plus 0.5 live load plus 1 AM. Ano yung AM? Ito na yung AM. AM is equal to rho times AH plus AV. So A pertaining to earthquake loads to. So AH pertaining to horizontal, and itong AV is pertaining to vertical. So ngayon, itong rho AH, itong rho, mayroon naman tayong definition dyan. May provision dito si NSF. Mayroon dito, ito, AV, the load effect resulting from vertical component of the earthquake ground. Yun yung AV, the vertical. And equal to addition of 0.5 CEID to the dead load. So dead load itong D dito, tapos itong I naman importance factor, so nilagay ko na dito 0.5 CEID. Yun yung sa AB ito. Tapos yung rho AH, ang nilagay ko dito is 1.5 AH. Saan tong 1.25? Itong rho is the reliability redundancy factor as given by the equation. Ito yung equation niya. Pero dito, ito yun, rho shall not be taken less than 1 and need not be greater than 1.5 for special moment resisting frames, except when used in dual systems, rho shall not need, rho shall not exceed 1.25. So inassume natin dito na ang ating rho ay, so dito ginamit natin is 1.25 yung rho. Kaya nagiging ang AM natin is 1.25 AH plus 0.5 times 0.44 NA times I times D. So saan naman yung 0.44 NA? Ito yung substitution na ginawa natin dito sa CA. Itong CA naman, ito yung ano, CA ay ayon dito sa table 208.7. Ito yung seismic coefficient regarding sa zone. Mayroon tayong dalawang zone, zone 2 and zone 4. So since nabilong tayo sa zone 4, which is G equals 0.4, ito na yung ano, ito yun, 0.44 NA. Dito tayo sa soil profile type SD, yung ginamit natin, 0.44 NA. So dito natin siya sinubstitute, 0.5 times 0.44 NA times I times D, which is ang NA naman natin is equal to 1. So pag sinimplify mo yan, lumalabas na 0.22D. So suma total AM is equal to 1.25 AH plus 0.22D. So punta na tayo dito sa equation number 6, kung saan tinuta lang natin yung sa number 5. So 1.2D plus 0.5L plus i-add natin itong kulay red, 1.25 AH plus 0.22D. So ang equation niya nag-arrive into 1.42D plus 0.5L plus
1.25 inch. So punta tayo ngayon sa number 7, kung saan galing naman dito yon. Number 7, ito yon, 0.9D plus W. Ito, wala na tayong inch. Ngayon, ang sunod na equation is 0.9D plus 1 times A. Equal din yan, pareho lang yan dito sa ano, special moment. So pareho lang yan siya dito. So mayroon tayong dalawa, 0.9D plus AM. Plus minus kasi yan eh. Ito, plus minus yan. So siniparate ko yan, siniparate ko yan. So ito, 0.9D plus AM, which is equal to 0.9D plus 1.25 AH plus 0.22D. So lumalabas 1.12D plus 1.25 AH, which is, ito naman ay mas, so ika-cancel na natin yan, kasi mas mag-govern tong isa eh. Halos pareho lang sila dito eh. Tapos yung isa naman, 0.68D minus 1.25 AH. Ito yung simplification pag sinimplify natin yung ito. So ito yung kalalabasan. So ang equation natin na gagawin natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So mayroon tayong 7 equations. So gagamitin na natin yung itong 7 equations. Ilalagay na natin dito sa listahan. So punta ka lang dito sa automatic combinations, edit, edit auto combination rules. Then lagay natin dito new code. Sabihin na natin NACP 2015-2. Click mo yung new category. So dito sa new category, ilagay mo dito concrete design, ilarip di. So concrete design 2. So ilalagay natin yung 2. So number of rolls, lagay natin 14. Number of rolls meaning, so ito na yung 14. 1, 2, 3 hanggang 14 yan. Dito lagay nyo 1.4, kasi nasa dead load tayo. Dead, live, rock live load, wind, seismic, snow. So 1.4 ang kasunod, 1.2 plus 1.6, 1.2, then 1.6, 1.6 rock fly load, 1.6, tapos 0.5 live load, plus 0.5 live load, plus 0.5 rock live. So sa wind natin, pwede natin kopyahin to para naman sa isang direksyon. Ito ay x direksyon, highlight mo lang yan, tapos control C sa keyboard, then paste mo dito. So ito na naman yung sa z direksyon, plus 0.5 live load, plus 1.25 A. A, it's sa earthquake yun. So dito tayo sa seismic, 1.25. So ito ay sa x direction positive. So kopyahin natin siya para naman dun sa negative. Paste natin dyan. Tapos lagay mo lang dito
negative. Ito yung sa x direction. So space ulit para naman sa j direction. So yun. Ngayon, dito naman tayo sa number 7. (0.9 + 1.0). So x direction, so yun, apat. Positive, negative, negative. So, check natin number. So yun, mayroon lang tayong 15 load cases. So, update and then close. So, na-close na natin. Kung balikan natin, tingnan natin kung nandun nga siya. Hanapin mo yung NACP 2015-2. Ito yun. Tapos, concrete design. So, ito na yung ginawa natin. Yung 15 load cases. So, pwede mo na itong gagamitin. Ngayon, punta ka naman sa halimbawa. Sa drip. Sa drip naman, ito lang din yung gagamitin. Itong equation na to. Pero, ang kukunin mo dito ay yung equation lang kung saan involve yung wind at earthquake. So, wala na yung ginagawa natin kanina na itong AM equals rho AH plus AB. Wala na to. So, simply, ang kukunin mo lang dito, kagaya nito. Ito, number... Kumbaga sa ano, dito sa ginawa natin kanina, itong number 4, pwede natin kukunin yan. So, direct enter na natin doon, balik tayo doon. Edit combination. Tapos, NACP 2015-2, kung saan ito yung ginawa natin. Then, new category. Click mo yung new category. Lagay mo dito, drift combination. So, yan. So, kunin mo itong number 4, 1.2D. 1.2. Kasi involved dito ang wind. Wind, dito. Then, 0.5 live load. Pero gagawa tayo ng apat niyan. Positive, negative, positive, negative. Plus 0.5 live load. So, copy mo siya. Paste mo siya ng apat. So, ito yung isa. Negative yan. (0.9D plus W). 0.9. I mean, mali tayo dito. Dapat ito pala. Dito pala yun. So, update mo lang. Yun. Ngayon, itong sa wind, dalawa din ang gagawin mo dyan. Ganyan. So, next. Ito. Sa number 9. Last.
One. Apat yan eh. Dito yan eh. Dito. 0.9D plus E. So, apat ulit. Tapos, update. So, yan. 11 cases, close mo lang. So, mayroon ka ng load combination para sa drift. Tapos, ganun gagawin ulit din sa alternate basic load combination. So, ganun din ulit. So, dito sa unang equation, kasi dito decimal na to eh. So, hindi na to mag-govern. 0.6D. So, gawa ka ulit. Edit. Then, hanapin mo yung 15-2. The new category. Tapos, foundation. Ito yung sa service load. Dalawa yung sa foundation na ano natin, na combination, dalawang set sa service load at saka yung sa factored load. So, yung sa factored load, dito rin yun natin kukunin. So, kanina, sa drip, dito natin kinuha. Pero, sa drip kasi, ang kinuha natin, yung may involve lang na earthquake. So, ito yung sa serviceable check sa foundation. So, sige, unahin natin yan. 0.71. So, automatic, apat yan. Ito yung sa positive X, ito yung sa negative X, ito yung sa positive Z, negative G. Ayan. So, 1, 1, yan. Next. So, 1, 1.6. 1. One. 0.6. Siyempre, lahatin na natin eh. Tapos ito, 1, 1.71. Pag may in ito, 1, 1.6. Dalawa pala to. One point seventy one. So apat ulit yan. Negative. So update table. So yan. So yan lang ang ano natin. Close. So, mayroon ka ng equation. So, ganun lang din ang gagawin nyo guys doon sa factored load foundation. Dito lang siya kukunin. Consider mo to. Tapos, kagaya nito, 1.2D plus A plus ano. So, ano na yan? Lagay mo to 1.2 plus A plus 0.5. Tapos, automatic, apat yan. Gagawa ka ng apat yan. So, magagamit mo na siya pag dito ka na sa ano auto load combination ka na. Tapos, hanapin mo yung 2015-2. Tapos, drip combination. So, ito na yun. So, ganyan lang gumawa ng ano. Depende rin sa iyo kung ano ang i-design mo. Kasi, maraming mga parameters yan. Itong ano natin. So, kung sa tingin mo ang toaster, hindi naman mag-govern ang wind load doon,
doi skip mo na itong ano. So ganun lang gumawa ng autoload combination para magamit nyo guys pag nag-design kayo, nagpa-practice kayo. So magagamit niyo mabilis na lang. So yun lang guys, thank you for watching.